natin ang ating pong mga katabi ng, at sabihan po natin na mahal ka ng Diyos. Amen. Praise God. March na, no? Bilis. Maya-maya, December na naman. Ayan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalm 29. So, ang Tagalog po, awit. So, Psalm 29, babasahin ko po siya sa NASB 2020 na version. Buong chapter po, babasahin natin. Verses 1 to 11. Psalm 29. Ascribe to the Lord, sons of the mighty. Ascribe to the Lord, glory and strength. Ascribe to the Lord, the glory due His name. Worship the Lord in holy attire. The voice of the Lord is on the waters. The God of glory thunders. The Lord is over many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. The voice of the Lord breaks the cedars. Yes, the Lord breaks the cedars of Lebanon in pieces. He makes Lebanon's keep like a calf and Syrian like a young wild ox. The voice of the Lord divides flames of fire. The voice of the Lord shakes the wilderness. The Lord shakes the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord makes the deer give birth and strips the forest bare. And in His temple, everything says glory. The Lord sat as king at the flood. Yes, the Lord sits as king forever. The Lord will give strength to His people. The Lord will bless His people with peace. Amen. Are we all ready to bless the Lord this morning? So sabi po ng ating binasa, ascribe to the Lord, sons of the mighty. So we are mighty because our Lord is a mighty God. Ascribe to the Lord, glory and strength. So nandito po tayo, nakatayo. Nandito tayo sa sanctuary to give praise God because of His love. Because of His faithfulness, that we can stand in this place, that we can give glory in His name. Hallelujah. Let's pray. Father, we are thankful, Lord, for this day, for this time, Lord, for this place, and for the people around us, Lord, for our brothers and sisters, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, that you are here in our midst, Lord God, just as you have said, Lord God, in your word. As we praise you, Lord God, you are in our midst. And we thank you, Lord, that you have given us love, that we can give love to others, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon. As we sing these songs, Lord God, may you be glad with your people, Lord God. And may we offer the best offering to you this morning, Lord, as you deserve, Lord God, our praises. In the mighty name of Jesus, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. He gave us love. You gave me a love that crossed my heart to overflow.
God. And remember, Lord God, kung paano po kami nagkaroon ng salvation. We remember, O Lord, our friends, our families, Lord God, na hindi pa po nakakilala sa inyo, Lord God. Hallelujah. Before me, I know.
will continue, Lord God, to declare, Lord God, that you are faithful. You are good. You love us, O Lord God, without any condition, Lord God. Hallelujah. Thank you.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay na dakila ka o Diyos. Yan ay pinakita mo sa amin at sa marami pang mga tao. Ang iyong pagmamahal sa amin, Lord, na unconditional. Lord, yung grasya mo sa araw-araw na aming nararanasan. Bagamat sabi nga po nung lyrics ng song, nagkukulang kami. Pero naging tapat ka. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Lahat ng pangako mo ay ginagawa mo. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat, at tinataas ang iyong pangalan, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Wala nang ibang Diyos kundi ikaw lamang. Salamat. Salamat na kaming mga makasalanang tao ay tinawag mo. Pinatawad mo. Binigyan mo ng bagong buhay. Buhay na walang hanggan. At makapiling ka, aming Diyos Ama, sa langit magpakailanman. Salamat din, Panginoon, sa araw-araw na pinoprovide mo kami ng aming makakain. Salamat din, Panginoon, sa kalakasan. Although minsan nagkakaroon kami ng karamdaman, pero O Diyos, ikaw pa rin na nagbibigay kagalingan, nagbibigay ng provision para sa gamot, para magpa-check up sa ospital, sa doktor. Salamat, Panginoon, sa aming mga trabaho o negosyo. Doon in times, Panginoon, na-down kami para i-encourage kami, ipag-pray kami. Salamat sa pag-unawa nila sa amin sa mga panahon na nagkakamali kami. Nakakapagsalita kami ng hindi kaaya-aya sa kanila. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran sa iglesia na nandun para manalangin para sa amin. Maging courage. And also even at times to share laughter, testimony of wonderful things na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. To lift up one another, Lord, and be a source of encouragement. Salamat. Salamat sa lugar na to, Panginoon, na pinoprovide mo sa amin where we could gather to worship you like this Sunday morning, to fellowship. Salamat din sa provisions, O God, para sa rentals, sa kuryente, sa tubig, sa lugar na to. Salamat din, Panginoon, in times na meron kami mga problema, pagsubok. Yung mga fears, worries namin sa buhay. Because during those times, Panginoon, unknown to us, you are working in our lives and trying to show us who you are sa buhay namin. In times of sickness, you are the great physician. In times of financial problems, you are the great provider. In times of loneliness, uncertainties, you are our hope, our assurance. Kaya nga, Panginoon, bumabalik kami dun sa awiting kaninang, dakila ka, O Diyos. Wala nang ibang katulad.
At ngayong umagang ito, Panginoon, ang dalangin namin, Lord, makita mo sa aming mga puso, maramdaman mo, Panginoon, yung taos puso naming pasasalamat at pagpuri sa iyo. At ito yung desire namin, kaya kami nandito ngayong umagang ito, Diyos. Papurihan ka, sambahin ka, pasalamatan ka. Alam namin, Lord, na yung aming mga salita are not enough, Lord God, para ipakita sa iyo kung gaano kami na nagpapasalamat. Even yung buhay namin, Panginoon, alam namin na kulang pa. Dahil sa sobrang dami ng ginagawa mong kabutihan sa amin. Yeah, Lord, may you find joy, Lord, with your people this morning sa gawain ito dito sa GRC. We pray that your spirit would be with us to continue to minister to each and every one of us this morning. Again, to uplift our spirit, our soul, to encourage us, to strengthen us, to restore the joy of our salvation, to put into our hearts and our minds that in our daily life we need to honor you and to worship you. That's why we need to live a life that is godly. Lord, we pray then, Panginoon, sa mga kapatiran namin na nandito ngayon or and their families or yung iba naman, Panginoon, wala dito. But Lord, you know their concern right now, their needs right now. Ano man yun, Panginoon, na kanilang pinagdadaanan sa mga panahong ito, Lord, we pray that your spirit would minister to them also. That you would give them the assurance, the encouragement, the wisdom in the decision making na dapat nilang gawin sa kanilang buhay. It may be work related, family related, health related, investment, spiritual growth, Lord. All these things, Father God, we pray, Lord, that you'd answer their prayers according to your plan and purpose sa buhay ng bawat isa. Father, once again, we say thank you and also we pray that you would continuously to be with us now and forever. Huwag mo kaming iiwan, Panginoon, o pababayaan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po. Pwede na po tayo makaupo. Jesus and Timothy, our brother, to Philemon, our dear friend and fellow worker, also to Apphia, our sister, and Archippus, our fellow soldier, and to the church that meets in your home. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. I always thank my God as I remember you in my prayers because I hear about your love for all his holy people and your faith in the Lord Jesus. I pray that your partnership with us in the faith may be effective in deepening your understanding of every good thing we share for the sake of Christ. Your love has given me great joy and encouragement because you, brother, have refreshed the hearts of the Lord's people. Therefore,
Although in Christ I could be bold and order you to do what you ought to do, yet I prefer to appeal to you on the basis of love. It is as none other than Paul, an old man and now also a prisoner of Christ Jesus, that I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chains. Formerly, he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. I am sending him, who is my very heart, back to you. I would have liked to keep him with me so that he could take your place in helping me while I am in chains for the gospel. But I did not want to do anything without your consent, so that any favor you do would not seem forced but would be voluntary. Perhaps the reason he was separated from you for a little while was that you might have him back forever, no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He is very dear to me, but even dearer to you, both as a fellow man and as a brother in the Lord. So if you consider me a partner, welcome him as you would welcome me. If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. I, Paul, am writing this with my own hand. I will pay it back, not to mention that you owe me you very self. I do wish, brother, that I may have some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. Confident of your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I ask. And one thing more, prepare a guest room for me, because I hope to be restored to you in answer to your prayers. Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends your greetings, and so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Praise God. Good morning po sa inyong lahat. And March na tayo, sabi ng iba. Ilang kending na lang, Pasko na naman uli. Ang bilis ng Pasko sa atin. Last month po, I shared to you the book of Obadiah. Sabi ko nga po, yun yung shortest book in the Old Testament. This morning po, we'll be looking at yung binasa ni Ate Ku, which is from the book of Philemon, which is the shortest book in the New Testament. No? So parang short lang kasi short memory na yung pastor, matanda na. Kaya short stories na lang. This morning I pray and I hope that the words of God through the letter of Philemon would minister to all of us. Parang minsan kasi hindi siya popular. Ano po? And minsan yung iba mga tanong, ano bang matututuhan dyan? Or yung bang book na yan para sa ating lahat, like a Sunday service, or dapat yan pang Bible school lang. Or yung mga facilitators ng mga discipleship group. No? I believe po that this letter has something for the church like us. Sa book pong ito, makikita natin that Paul is revealing himself about who Jesus is, what it meant for Jesus to be the King of the whole world, and what it meant to be a part of the family of God. Napansin niyo po siguro na binabasa ninyo kanina na itong letter na ito ay straightforward. Paul is sending si Onesimus sa kanyang kaibigan na si Philemon, at yung letter na ginawa niya, pinapadala niya kay Onesimus para i-welcome si Onesimus ni Philemon. Para mas makita natin, maunawaan natin as we study and read along sa text natin, tingnan natin yung mga characters dito. Character ni Philemon and Onesimus. No? Pati si Paul. Si Paul, very popular naman sa atin. Di po ba alam natin that he is one of the apostles? Ano po? At marami siyang sinulat sa New Testament na mga epistles. Dito po, pinapakita na si Philemon ay kaibigan ni Paul.
si Philemon ay mayaman at Kristiyano. So pwede naman pala maging Kristiyano at mayaman ka. Si Paul naman, yung sitwasyon niya, nasa kulungan siya sa Rome. At bakit siya nakakulong? Hindi dahil nakapatay siya ng tao, nagnakaw siya, kundi dahil nag-share siya ng gospel, kaya siya nakulong. At si Onesimus, tumutulong kay Paul habang nasa prison siya sa Rome. Ngayon, si Paul, ang gusto niya, itong si Onesimus, pabalikin na kay Philemon. At kaya nga niya sinulat itong letter na ito. At yung purpose ni Paul, isinasabi niya kay Philemon, i-welcome mo tong si Onesimus and you would treat him properly. During the time po, ay hindi ko pala nabanggit kanina siguro, si Philemon ay slave. At slave siya ni, si Onesimus ay slave at si Onesimus ay slave ni Philemon. At during the time, sa kultura noon, ngayon kasi sa atin, hindi na masyadong ano yung slave, di po ba? Parang sa atin kasambahay, pero noon iba yung word eh. Sa Tagalog, yung alipin, yung dating ano. Yung slave is, talagang iba yung sitwasyon nila na para sabihin mo na isa siyang member ng aming pamilya, hindi ho siya normal noong panahon na yun. It will also be a radical move para sabihin mo sa mga tao noon na yung slave nila ay itreat nila na parang isang kapamilya. Ngayon kasi, di ba, yung mga kasambahay natin, tinitreat natin yung mga pamilya, kahit nga mga aso, pusa, ganun na yun, no? Pero during the time, iba. Kaya napakalaking issue nitong request na ito ni Paul during the time. Sabi ko, hindi ito normal, it will be a radical request, parang tabu ito, hindi ito pinag-uusapan in a day-to-day life nung panahon na yun. No? So yan po yung story at background. Dito po sa text natin, kagaya po nandun sa ating Redeemer's Word sa likod po, nandun po yung ating outline. And we try to divide the text into two parts. The first one, from verses 1 to 7, sabi po doon, it's an introduction, where Paul commends Philemon for his love and faith service. Ayan po, yan yung first part, verses 1 to 7. So tingnan natin yung verses 1 to 3. Sabi doon, Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother, to Philemon, our dear friend and fellow worker, also to Appia, our sister, and Archippus, our fellow soldier, and to the church that meets in your home. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Hindi po ba yung letter is ina-address directly kay Philemon? So parang pag tinignan natin, ano to, one-on-one letter. Pero notice po ninyo, dun sa part, verse 2, ina-address din ni Paul yung si Appia. Appia po is the wife ni Philemon. Si Archippus, sabi po ng history, is anak ito ni Philemon. And to the church that meets in your home. Private letter siya to Philemon, pero ang gusto ni Paul, mabasa ito o mapakinggan ito ng buong church na kasama ni Philemon. Lahat sa kanila. Bakit kaya ganun? No? Yung letter na ito, personal siya, pero bakit gusto niyang mapapakinggan ng buong iglesia? Dahil po, at the end, gusto ni Paul na hindi lang si Philemon yung mag-act dito sa kanyang request, but the whole church would react dito sa kanyang request na ito. Ano ang gagawin ni Philemon? Ano ang gagawin ng mga kapatiran sa iglesia? At dito po sa storyng ito, mapapansin natin na si Paul, siniset up niya lahat, inaayos niya lahat, no? Para kay Onesimus, sa sitwasyon ni Onesimus, na ang gusto niya, makita ng mga tao at ni Philemon, ano dapat yung treatment na gagawin kay Onesimus pagbalik niya. Di ba sa letter na ito, parang wow. So pastor, ang mangyayari niyan, ang ending, ano yung benefit ni Onesimus? Ano kaya yung para kay Onesimus? Ano yung para kay Philemon? Yun, ni-expect siguro natin, no?
Pero actually, di ba pag binasa natin to, walang binanggit eh. Tinanggap ba ni Philemon at nung church si Onesimus? O hindi? Parang bitin nga yung story eh. Parang yung request lang ang nandito, yung letter lang eh. Pero yung response, wala eh. At yung benefit, sabi po ng verse 20 as we end the letter, no? Gusto ko lang pong mag-move forward tayo doon. Makita natin, I do wish, sabi ni Paul, I do wish, brother, that I may have some benefit from you in the Lord. Repress my heart in Christ. So ang ending ng story, yung benefit, sabi ni Paul, para sa akin. Repress my heart. Nasa kulungan ako. Andun yung hunger ko for fellowship with other people at kamusta yung mga churches na tinayo ko at yung mga kapatiran. Pero with this letter na binibigay ko sa at yung request ko, sana ma-refresh ako, ma-encourage ako sa magiging response ninyo sa letter na to. E minsan po, pag basa natin yung benefit, kasi pag ganyan benefit, lalo sa trabaho, di ba? Ay, magkano ba sweldo? Magkano ang bonus? No? Hindi po monetary ang pinag-uusapan dito pag benefit. Ano? Minsan yun yung mindset natin pag benefit. Ito, nga, may libre kotse ba yan? May credit card ba kami ganyan na 100,000? Hindi po. Hindi ito monetary. Rather, ang gusto ni Paul na makita dito, paano kayo magre-respond? Si Philemon na siniran ni Paul ng gospel. Yung mga kasama sa church na kapatiran, paano kayo magre-respond sa sitwasyon na ito? At kung ano magiging respond ninyo at mag-iayos ang magiging respond ninyo, sabi ni Paul, ito yung benefit ko from the Lord. Ito yung benefit ko. Bakit? Ako bilang pastor, ito, nagpipreach, di ba? Nagtuturo. Pero alam nyo ba, pag napapakinggan ko yung storya ninyo at sinasabi nyo, pastor, in the midst of the trials, napakabuti ng Panginoon, naging matatag ako. May benefit ako doon. Ano yun? Nakita ko yung kabutihan at growth ng salita ng Panginoon sa buhay ninyo. Ito yung scenario ni Paul eh. Ito yung gusto makita ni Paul eh. At sabi ko nga, habang binabasa ito, lahat ng membro ng church nakikinig. Siguro parang iniisip ko, ganito ba yung sitwasyon nila noon? Nag-gather sila sa bahay ni Philemon at the time, tapos biglang tatayo yung isa, sabi niya, babasahin ko lang po yung letter ni Paul para kay Philemon at para sa ating lahat. Hindi lang po ito letter para tanggapin muli si Onesimus ni Philemon. But pag tinignan po natin, it is also a letter to disciple the church. Together to think Christianly about a particular case study. Sabi nga po ng verse 4, no? At eto dito, makikita na natin yung commendation ni Paul para kay Philemon. Sabi ng verse 4, I always thank my God as I remember you in my prayer. So every time nagpe-pray si Paul, naalala niya si Philemon. At lagi siya nagpapasalamat. Isipin niyo yung sitwasyon. Sabi nga natin, si Paul nasa kulungan sa Rome. At sabi ko nga kanina, nasa isip niya, paano na kaya yung mga churches na pinland ko? Paano na sila? Kamusta na kaya yung mga tao doon? Patuloy pa rin ba sila nagsiservice? Nag-grow ba sila? No? At sabi dito, sa storyang ito, napapakinggan ni Paul sa mga tao na dumadalaw sa kanya pag sinasabi, kamusta na si Philemon at yung iglesia nila? Actually, itong church nila, Philemon, ay nasa Colossians. Sabi niya, nadidinig niya, sinasabi, ay si Paul, napakamatulungin niya. Siya ho yung nag-i-encourage sa amin doon sa church namin. Meron siyang servant heart. Anytime na may nangangailangan, nandun lagi siya. Pag kinakausap niya kami, lagi niya kami in-encourage with regards to the Word of God. Siguro sa panahon natin ngayon, masasabi natin na si Philemon, pwede siyang isang pastor. Pwede siyang leader ng church. At napaka-dynamic niya in serving the Lord and encouraging lahat ng mga kapatiran.
At doon nagpapasalamat si Paul sa balitang iyon about Philemon. Sabi din ng verse 7, at ito yung bagay na gustong i-mention ni Paul sa dami ng ginagawang kabutihan ni Philemon, ito yung bagay na gusto niyang ipakita. Your love has given me great joy and encouragement because you, brother, have repressed the hearts of the Lord's people. So dito si Paul, makita natin, tuwang-tuwa siya sa report na to about Philemon. Sabi, ito yung tao na nagre-refresh, nag-encourage ng mga kapatiran niya. Hindi lang isa, lahat ng mga kapatiran sa iglesia. Para po nga iniisip ko sa panahon nito na mainit, di ba? Sa init ng panahon, ano yung makakapag-repress sa'yo? Isang malamig na Coke. Pag uminom ka, mamaya sigurong lunch, bibigyan tayo ng Coke nila. Ito yung senaryo, ito yung nakikita ng mga tao kay Philemon. At dito, nagpapasalamat si Paul sa character na ito ni Philemon. At sabi ng verse 5, because I hear about your love for all His holy people and your faith in the Lord Jesus Christ. Again, napansin nyo, in verse 7, nabasa natin about His love and faith. Dito ulit sa verse 5, your love and faith. Ito yung tinututukan ni Pablo with regard sa magandang character ni Philemon. Yung faith dito means faithfulness. Ano po? Yung faithful commitment ni Philemon sa Panginoong Jesus at yung faithful commitment niya sa mga kapatiran niya sa iglesia. So makita natin dito, si Philemon is a person who is loving, committed to Jesus and to all His people. Meron ba kayong kilalang ganitong tao? A person who is loving Lord Jesus Christ and loving His fellow brothers and sisters in the church. Faithful in the Lord Jesus Christ and faithful in the service to the Lord. At dahil dito, sabi ho ng verse 7 kanina, binasa natin, no? Your love has given me great joy. Ito yung kaligayahan ni Pablo. Yung love ni Philemon na nagbigay encouragement, nag-refresh sa lahat ng mga kapatiran sa iglesia. Minsan po, pag binabasa natin yung Bible, kasi pag nagsulat si Paul, laging nakikita natin yon yung kinukomend yung tao, di ba? Parang minsan, parang ay, routine na to. Parang part na to ng letter ni Paul. Para mapansin mo na sinulat to ni Paul, lagi siya may ganitong letter. Hindi po eh. As we go along, makikita natin na etong mga point na ito na pinupuri niya kay Philemon has something to do with the important message na gusto niyang sabihin. Ipinapakita niya dito yung pagmamahal ni Philemon dahil relevant ito sa appeal na gagawin niya para kay Onesimus. Para bang sini-set up niya na. Pinupuri niya si Philemon, ito yung magandang karakter mo. Love for God, love for other people, faith in the Lord Jesus, faith in serving in the Lord. Pero ito yung mismong gustong kunin ni Paul sa kanya later on. Alam ni Paul, ni si Philemon, no, publicly during the time sa lugar nila, mapagmahal siya. Pero eto rin yung i-challenge ni Paul sa letter na to. Nagmamahal ka ng mga kapatiran mo. Pero sa sitwasyong ito, patuloy ka bang magmamahal dito kay Onesimus? Kaya nga po, pagdating ng verse 6, after niyang i-set up yung papuri niya kay Philemon, sabi niya, I pray that your partnership with us in the faith may be effective in deepening your understanding of every good thing we share for the sake of Christ. Ito na. I pray that your partnership, ano po ba dito yung partnership,
pag sinasabi natin partnership, o ibang words po sa ibang version is that sharing of the faith, no? Parang nag-share ka ng gospel, nag-evangelize ka, no? Pero dito po yung intention ni Paul about the sharing, no, or partnering is what? Your partnering in the faith has become effective for the full knowledge or understanding of every good thing. So yung point ni Paul ay gusto niya pakita na because Philemon is a partner, faithful in love and service to the Lord Jesus and to the believers, he prayed na sana ma-apply mo rin ito in every area of your life or even in time na it is needed to be applied. That you would continue to bear fruit in Christ Jesus in your service. Hindi lang doon sa mga nabalitaan kung mo siya ina-apply, kahit dito, parang sinasabi ni Paul, dito sa request kong ito, I pray na i-apply mo rin itong love at faith na ito. Hindi lang siguro sa sitwasyon ni Onesimus, but even no, to other people around them during the time. Sabi ni Paul, ni-refresh mo yung heart ko with everything na kinwento sa akin of what you are doing. Ngayon, ang prayer ko naman para sa iyo, patuloy mo ring gawin ito para sa marami pang tao and in many more ways. Sabi ko nga kanina, di ba, binabasa ito eh. Bawa ako nagbabasa. Andyan. Si Philemon, nakaupo, andyan yung misis niya, anak niya. Eto yung mga member ng church. Tapos pinupuri siya, di ba? Parang eto si Philemon. Godly person. Siguro nakayukulang siya eh. Parang pa-humble effect, di ba? Parang inisip niya, Lord, talaga ikaw lang. Pero siyempre, yung pakiramdam din niya na human nature, na parang, wow, ang bait ko. Ang galing ko. Nire-recognize lahat ng ginagawa ko mabuti. Minsan pumapasok na rin siguro yung pride sa kanya kasi biro mo sa lahat ng iglesia nandun, tapos eto ngayon, pinupuri ka at nililipap ka, nino, ni Paul. No? Eh si Paul, kumbaga during the time is the what? Number one leader ng Christian community. Pero pagdating po nung part 2, nung text na to, sabi ko nga, yung outline natin na nasa likod, the second point na gusto kong makita natin is, after the introduction, now we have the appeal in verses 8 to 21, where Paul put his request forward for Philemon to welcome Onesimus home. So verse 8 po, sabi sa atin, therefore, although in Christ, I could be bold and order you to do what you ought to do, sabi niya, notice niyo po no, yung sentence. Sabi ni Paul, in Christ, pwede ko namang iutos sa iyo eh. Nagawin mo to eh. Kasi ako yung may authority. Apostle ako. Ako yung nag-share sa inyo ng gospel. Kaya ka nakakilala sa Panginoon. Kaya kung titingnan ko, pwede kong iutos na lang sa iyo. Ganito ang gawin mo, Philemon. Pero hindi yun ang approach niya, eh, sabi niya. Anong sabi niya sa verse 9? Yet, I prepare to appeal to you on the basis of love. Pwede ko nang iutos, pero hindi ko utos sa iyo. Nag-a-appeal ako sa iyo. Masana i-apply mo yung love na kinumend ko, na ginagawa mo dati. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, ang ganda ng setup eh. Ni Paul eh. Kinumen niya, pinuri niya yung pagmamahal ni Philemon. Yung faith ni Philemon. Tapos ngayon, eto na yung pupunta na siya doon sa request niya. Sabi niya, hindi ko iutos to sa iyo. Hindi ko i-exercise yung authority ko dito, but rather I would like to appeal to you on the basis of that love that you had been doing. The love na nag-excel ka. It is as none other than Paul, an old man, and now also a prisoner of Christ Jesus. Again, the point dito na gusto nung ipakita sa atin itong letter na to, no?
na si Pablo ang gusto niya is what? To give Philemon the opportunity to think Christianly. Sa appeal kung ito, sinasabi ni Paul, ano magiging reaction mo bilang isang Kristiyano? Hindi lang si Philemon, pati yung church. Ano ang gagawin ninyo rin bilang mga kapatiran sa sitwasyon na ito at sa apila kong ito para sa inyo? In verse 14, sabi po doon, "But I did not want to do anything without your consent." Again, nakita nyo, no? Yung kanyang ano ni Paul na talagang ipinagkakatiwala niya kay Philemon at sa mga tao sa church. Ano yung response nila? "So that any favor you do would not seem forced but would be voluntary." Eh minsan, di ba tayo? Pastor ako dito eh. Ito yung gusto ko eh. Gawin ninyo. Whether you like it or not. Sabi ng Bible, submit to authority. Pero si Pablo, sabi niya, hindi. Hindi ko kayo pupwersahin. May authority ako according to the word of God. Pero hindi ko kayo pupwersahin. Gusto kong yung gagawin ninyo ay hindi kayo na puwersa, but voluntary. Dahil gusto mong gawin. Hindi dahil ginagawa ko lang to kasi sabi ng nanay ko eh. Ginagawa ko lang to dahil sabi ni pastor eh. Iba yon sa ginagawa mo siya dahil you want to do it with your heart. Ang question ngayon is, Philemon, mga kapatiran, sa sitwasyong ito na napakahirap, ia-apply mo ba yung pagmamahal at yung pagiging faithful sa Panginoon at sa ibang mga tao sa iglesia? May extend mo ba ito sa isang sitwasyon ngayon sa buhay mo na hinaharap mo na napakahirap? At yun yung point na may apply mo ba ito kay Onesimus na slave mo at mamahalin mo siya, tatanggapin mo siya bilang partner sa gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi sabi ni Paul, merong nangyari sa buhay ni Onesimus during the time na kasama siya ni Paul sa Rome, sa kulungan, at naglilingkod sa kanya. Sabi ng verse 10, "That I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chain." Ay, anak pala ni Paul. No? Nalabas sa YouTube. Hindi namin alam yun, may anak pala si Paul. Dito pala kasi sabi, "I appeal to you for my son." Hindi po eh. Yung son dito, hindi siya anak. Na pareho nung talagang siya yung tatay. But rather, anak siya sa pananampalataya. Because during the time na si Onesimus nandun sa kulungan, nasiran siya ni Paul ng salita ng Panginoon. At si Onesimus ay tumanggap sa Panginoon. Kaya kinukonsider ngayon ni Paul na anak ko ito. And in verse 11, sabi doon, "Formerly, he was useless to you. But now, he has become useful both to you and to me." Bakit useless? Si Onesimus kay Philemon during the time. Slave siya. At siguro later on, makikita natin, ano ba yung pananaw ng slave during the time? Ano yung kultura nila during the time? Pero sabi ni Paul, ngayon, useful na siya para sa akin at sa iyo. Yes, alam natin na useful siya kay Paul kasi nandun siya, naglilingkod siya kay Paul, tumutulong siya kung anong pangangailangan ni Paul sa kulungan, pero paano siya useful kay Philemon? At dito rin nakita natin na merong transformation na nangyari sa buhay ni Onesimus. Ano ba yun? Ay, siguro nung na kay Paul siya, natuto na siya ng maraming trabaho. Kasi dati nung na kay Philemon siya, siguro ang ginagawa lang niya, magti-text.
Pag hindi tumayo, hindi inutusan, hindi maglilinis ng bahay, hindi maghuhugas ng plato. Kailangan utusan pa ngayon dahil si Paul, magaling siya, naturuan niya lahat siguro magtrabaho, marunong na maglaba, magplancha, maghugas. Kusang loob na siyang naglilinis, hindi na inuutusan. Yun ba yun? Kaya tinawag siyang son? Sabi ko, hindi po eh. Dahil nga si Onesimus ay naging isang mananampalatayan na nandun siya kay Paul, kaya ngayon masasabi ni Paul na itong si Onesimus ay ano, meron na rin siyang faith at allegiance sa Panginoong Jesus. Kaya yung from useless has now become useful is dahil naging Kristiyano siya. Hindi natin sinasabi na pag hindi Kristiyano, di ba, useless. Hindi po yung point. Ang point is what? Ngayon si Onesimus, nakakatulong na siya sa pag-share ng gospel. Nakakatulong na siya sa gawain ng Panginoon dahil siya mismo ay mananampalatayan niya. Kaya nga po dito rin yung pananaw ko dati sa istoryang ito. Kaya si Onesimus napunta kay Paul dahil merong ginawang mali si Onesimus kay Philemon. Kumuha ba siya ng pera o ano, kaya parang andating kaya siya napunta kay Paul. Pero pag binabasa ko muli ito at nakita ko itong verse 11, parang hindi. Tapos sabi pa ng verse 13, I would like to keep him with me so that he could take your place in helping me while I was in chain for the gospel. So parang iniisip ko ngayon na kaya napunta si Onesimus kay Paul dahil pinadala ni Philemon. Eh mayaman si Philemon, marami siguro siyang slaves eh. At naisip niya, hindi ako pwedeng pumunta doon sa Rome para tulungan ka, Paul. So ipadadala ko tong slave ko para siya mag-asikaso sa iyo. Kaya yun ang sinasabi ni Paul dito, in your place in helping me while I am in chain for the gospel. Kaya pala nandun si Onesimus. Pinadala siya ni Philemon. Akin po itong pananaw. Kasi ang alam ko rin po dati, may utang, may ginawang mali, kaya napunta doon. At inisip ko rin, kung may mali talaga si Onesimus, meron siyang ginawang mali kay Philemon, do you think si Paul hindi magsasabi kay Philemon, kay Onesimus na, bumalik ka kay Philemon, humingi ka muna ng forgiveness. Pero wala po din dito sa text na yun. At dito, makita din natin na yung useless, kasi nga siguro, hindi wala kwenta si Onesimus kay Philemon dahil marami siyang slaves. Ito naman, pwede ko itong i-let go eh. Kaya pinadala niya eh. Pwede ko itong papuntahin sa iyo, Paul. Hindi siya malaking kawalan sa akin. Kaya di doon ang gagaling yung useless and not or not useful. Ngayon, ito useful na siya kasi kapatiran na natin siya. Kasama ko na siya, sabi ni Paul, we are also part in partnering of sharing the gospel. Kaya useful na siya para kay Paul at para kay Philemon pagdating ng panahon na yun na magkita sila muli. At ito pa yung mas importanteng bagay. Sabi nga po kanina, nabasa natin yung verse 14, but I did not want to do anything without your consent so that any favor you do would not seem forced but would be voluntary. So sabi ni Paul, hindi ako gagawa ng desisyon para sa iyo. Ikaw, Philemon, na mag-decide. Ano yung choice mo na magiging action sa sitwasyon na ito? Dahil si Onesimus ay isang Kristiyano na, kapatid mo na siya sa pananampalataya, part na siya ng family ng Panginoong Jesus. Ikaw, Philemon, at yung mga kasama mo sa iglesia, ano na ang gagawin niyo? Will you accept Onesimus, your slave? At ito yung tingin ko na importante dito sa letter na ito na ipinapakita ni Paul. Gusto ni Paul na kasama niya sana eh. Napapakinabangan niya eh. Pero sabi niya, mas importante, bumalik siya sa inyo. At tanggapin niyo siya. At yung pagtanggap niyo sa kanya, choice ninyo yun. Kung ano yung response niyo, hindi ko iuutos sa inyo o i-demand sa inyo na tanggapin mo siya. And then in verse 15 to 16, sabi doon, perhaps the reason
he was separated from you for a little while was that you might have him back forever. Sabi niya, nawala siya sa iyo dahil napunta siya sa akin for a short period of time. Nakakilala siya sa Panginoon. Praise God for that. Maybe that's the work of God sa buhay ni Onesimus. Pero pagbalik niya sa iyo, you will be with him forever. No longer as a slave. Hindi na alipin. But better than a slave, a dear brother. Noon, slave, tinitreat mo siya. Okay, siguro naman siyang boss si Philemon eh. Pero iba yung treatment, sabi nga later on titingnan, iba yung treatment ng slave eh. Pero ngayon sabi ni Paul, hindi na siya slave. Better than a slave, he is now your brother. Brother in faith in Christ Jesus. He is now part of the family of the kingdom of God. Hindi lang ikaw, Philemon, pati yung mga kapatiran mo dyan na nagmi-meet sa simbahan, sa inyong bahay. Sabi ko nga kanina, hindi ito usual request during panahon na yan. Yung topic na to, natatanggapin mo yung slave mo at ititreat mo siya bilang isang pamilya, ay hindi pwede. During the time, ang slave ay isang property lang. Kahit na tao pa siya. Para itong yung washing machine sa bahay nyo. At sasabihin ko na ano, Lubert, yung washing machine mo, itreat mo yan ang parang kapamilya mo. Huwag pag hindi umaandar, tatadyakan mo para, tingnan, umandar. Umandar. Itreat mo siya as a family. Radical yun ang panahon na yun. Kasi nga yung alipin sa kanila during the time, walang personality, walang benefits. Isang gamit lang. Kagaya ng washing machine, kung gusto mong gamitin, okay, linisan mo, hindi. Walang pakiramdam. Hindi mo siya, kahit anong sabihin mo, dapat hindi siya masaktan. Gamit ka lang eh. Buti pa nga ngayon sa panahon natin eh. Mga aso, pusa, naasikaso na. Imagine during that time, no? Kaya nga kailangan maunawaan natin yung kultura para mas maintindihan natin yung storya at ano yung mensahe ni Paul. Gaano kabigat yung request ni Paul na ito para kay Philemon. At during the time po, ang dami ring slaves. Meron nga raw po nung panahon na yon na dahil sa hirap ng buhay, ang gagawin nila, magbo-volunteer sila na maging slave para lang makakain. At lahat ng karapatan mo, yung pinaglalaban natin ngayon, panahon na to, di ba, mga bata, anong right ko? Walang right nun eh. Ang isang slave, kahit na tao ka pa. Malayo sila sa citizen. Kaya nga, master yung tingin nila dun. Lahat ng sabihin mo, susundin ko. Hindi ako pwedeng umangal. Hindi ako pwedeng magsabi na magsisiklib ako, masakit ang tiyan ko. Kailangan ko kumain ng maayos. Hindi. Kung ano ibigay sa'yo, yun yun. Sabi ko, ang treatment is parang isa kang gamit lang. Imagine nyo yung buhay, gaano kamiserable ang buhay ng slave nung panahon na yun. At yun yung treatment ng mga Kristiyano sa slave, ganun din yung mga hindi Kristiyano. The whole society, ganun ang pananaw at treatment sa slave. At ngayon sasabihin ni Paul kay Philemon at sa mga kapatiran sa iglesia, itreat mo siya as a fellow believer, as a brother in faith, equal to you. Kakain kayo sa bahay, kasabay mo siya sa lamesa. Pag naglalakad kayo, kasabay mo siya naglalakad. Nagkukwentuhan kayo. Alam mo ba? Viral yun. Siguro in 1 minute, million ang nanonood doon at ang daming negative comment. Anong kwenta nitong among ito? Hindi ito makatao ang ginagawa niya. Slave yun. Bakit kasama-sama niya? Ganon kaintindi yung request na yun. Kumbaga yung pangalan mo, yung kahihiyan mo, nakataya sa lahat ng tao sa paligid. Dahil hindi yun normal sa society. Na itreat mo na tao ang isang slave. Ito yung request sa verse 17.
So if you consider me a partner, sabi ni Paul, kung ako partner, partner in sharing the gospel, welcome him as you would welcome me. At dito ko po nakuha yung title natin. I-welcome mo ako na parang si Onesimus. Ganon din ang gawin mo na i-welcome mo siya. Gawin mo rin si Onesimus na partner mo. At dito makikita natin yung serious, yung point eh, na gustong ipakita ni Paul kay Philemon. Hindi ako nagbibiro dito. Hindi ito parang request lang kung gawin mo. Hindi, okay lang. Pinapakita ni Paul na, yes, pinagdi-decide kita na gawin ito, pero seryoso ako dito sa point na gusto kong ipakita sa iyo. Seryoso ako dito sa request na to. At gano'n siya kaseryo, sabi niya sa verse 18, if he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. Kung meron siyang ginawa sa iyo mali, meron siyang kinuhang pera, kaya dito dati, ito yung alam kong reason, kaya napunta doon eh. Pero hindi, parang ito yung point na pinagdidiinan lang ni Paul na ito yun, parang ginagaranti ko itong taong ito. Kaya kaanuman yung ginawa niya, i-charge mo sa akin. Eh matindi. Si Paul kasi yung nag-share ng gospel kay Philemon. Eh. Si Paul yung leader ng church during that time. Eh. Yung words of encouragement din ni Paul para sa pamilyang ito ni Philemon at yung mga kapatiran doon. Kaya ngayon para sabihin niya na kung may utang siya, singilin mo sa akin. Kasi dito sa letter doon sasabihin ni Paul na yung buhay mo nga, utang mo sa akin. Ganun kaseryoso itong demand na to eh. Pero ang sabi niya, appeal eh. Desisyon pa rin ninyo eh. Sabi pa nga niya dito in verse 19, I, Paul, am writing this with my own hand. Di ba? Parang sinasabi niya siguro, may mga matanda na si Paul eh. May taga-sulat siya, may scribe. Pero dito sabi niya, sinusulat ko ito ng sarili kong kamay. Para ipakita sa iyo kung gaano ako kaseryoso sa bagay na ito. Sabi ko nga kanina, if he owes you, hindi naman ho necessarily na may utang talaga si Philemon, but it is a thing na parang salita na sinasabi ni Paul na seryoso ako dito, Philemon. Satisfasyong ito na tanggapin mo si Onesimus bilang isang kapatid at kapwa mananampalataya at kapwa kapamilya. Sabi nga po ng verse 12 na alala nyo kanina, sabi niya, I am sending him who is my very heart back to you. Pag inisip nyo sa Tagalog, di ba? Anong sinasabi ni Paul? Yung puso ko, pinadadala ko sa iyo. Sino yung puso niya? Si Onesimus. Ito, pinadadala ko sa iyo. Ibinabalik ko sa iyo. Alam niyo pang surprising dito sa istoryang ito? Bakit hindi nagsabi si Paul kung anong gagawin nila? Yung practical ways. Alam mo, tanggapin mo, bigyan mo ng kwarto, pakainin mo. Ang demand lang niya, tanggapin mo. Pero paano nila tatanggapin? Hindi niya sinabi. Hindi niya dinetail. Parang ano ang gagawin namin pag tinanggap namin si Onesimus? Anong pinapakita ni Paul? At gustong makita ni Paul sa kanila, kay Philemon at sa iglesia. Gusto ni Paul na makita sa kanila yung practical practice. Ano ba talaga yung pagiging Kristiyano? Ipapakita niyo ba yung pagiging Kristiyano ninyo sa panahong ito, sa sitwasyon na ito, kahit na alam niyo na masisiraan kayo sa inyong community? Kahit na alam ninyo na lahat ng mga kapitbahay niyo, kaopisina ninyo, negative ang magiging comment dahil ito yung treatment mo sa slave mo. Minsan nga, iniisip ko eh, di ba para mas maganda pa kung si Paul, si Onesimus, pinastay na lang sa kanya, Ate Jen. Kasi sabi niya, nakakatulong eh. Tahimik pa tayo, wala pa tayong issue. Pababalik ko kay Philemon, ang laki pang issue eh.
Laki pang mag-iisip pa yung problema ni Pailima at ng mga church. So, anong gagawin natin? Paano natin i-apply ito? Eh kung nakay Paul lang siya doon sa Rome, sa kulungan, tahimik lahat eh. Walang problema eh. Pero gusto ni Paul na turuan si Pailimon at yung mga member ng church noong panahon na yon, ano ba yung Christian life? Ano ba yung nasa ilalim ka ng kaharian ng Panginoong Jesus? Ano ba yung magmamahal ka equally to everyone in the members of the kingdom of God? Pailimon, gagawin mo rin ba ito excellently tulad ng mga nabalitaan ko na ginagawa mo sa mga tao? I-extend mo rin ba yung love mo kay Onesimus na yung slave? At ito yung importante para kay Paul. Ito yung gusto niya makita sa response ni Pailimon at mga tao sa church. Hindi lang freedom from the slavery. Kasi pwede namang nung panahon na yon, marami na Kristiyano. Yung mga slaves nila, binigyan nila ng freedom. Ano mangyayari? Maraming tao na may freedom, pero walang relasyon sa Panginoong Jesus. At yun yung difference. Ito ngayon ang gustong makita ni Paul sa response ni Pailimon at ng church during that time. Importante kay Paul to build a relationship between Onesimus and Pailimon. In sharing the gospel, in being a partner in the kingdom of God, in sharing the gospel, in living a life according to the family of God. Yun yung importante. Kaya nga po, di ba? Pag inisip natin ngayon, antindi pala nung request ni Paul, no? Kung ako nandun sa sitwasyon na yun, during the time, ano kaya rin magiging response ko? Ang china-challenge ni Paul is, si Pailimon, yung mga tao sa church, paano mo i-express yung love towards the Lord Jesus and their fellow brothers and sisters? Lalo na sa sitwasyon ito ni Onesimus na isa lang slave. Asan yung faithfulness mo to the Lord and service to the people? Will you serve a slave that you have na dating siya yung utusan mo lang? In the end, sabi ko nga kanina, yung istoryang ito, hindi sinabi sa atin kung ano naging response ni Pailimon at ng church. But I believe, naging tama yung response nila. And siguro para sa atin, meron nga po kung tayong kasama dito sa church na nagka-interaction kami dito sa text na to. Kasi siya yung tumutulong sa akin minsan pag may mga tanong ako, sinasabi ko, pa-check mo nga bro. Nung napag-usapan namin to, I ask him, para sa'yo, ano yung application nitong storyang ito today? At sabi niya, pwede ko nang i-share sa inyo. Sabi niya, the application is to treat other people equally, regardless of their social status. Let us share and show to them the unconditional love and grace that we have received from God. Through acceptance and forgiveness, even if sometimes it is difficult or would cost us something. Just like the same love demonstrated by Jesus on the cross. Agree po ako doon. Kaya nga po, sinabi ko, can I quote this? No? Sabi niya, okay naman. Thank you for that. Ito pa po yung gusto ko idagdag. Para po sa iba sa atin. Parang yung pagtanggap kay Onesimus sa panahon natin ito. No-brainer eh. Di ba? May mga kasambahay kayo sa bahay nyo and you treat them as a family. Hindi mahirap eh. Pero isipin nyo, during that time, wala pa nung nagkakampanya against slavery. Pero praise God, from that time na itong sinulat ito,
dumating yung sa Amerika na napapanood natin yung mga negro na mga slave, which is mas mababaw pala yun compared dun sa nangyayari during that Greco-Roman time. Na-abolish yun. Today, ang mindset ng society, whether believers or non-believers, is that, ano? Nabago na yung pananaw nila with regards to the slaves. At ito yung point na gusto kong makita rin natin dito sa text na to. Na yung slavery na yun from that time on, ang ngayon nabago, dahil saan? Dahil sa salita ng Panginoon na nagkaroon ng malaking epekto sa buong mundo. So dapat ma-encourage tayo sa panahon ito pag nakita natin ito at nabasa natin at ang resulta nito, that truly God is establishing His kingdom here on earth. Na nung namatay ang Panginoong Jesus at nabuhay siyang muli to establish His kingdom, at lahat ng slaves will be treated equally. Kaya nga totoo, no? Totoo yung salita ng Panginoon. Totoo that the Word of God, although hindi lahat ng tao sa panahon ito ay Kristiyano, and yet, that principle of the Bible, nakita natin yung resulta. Kaya nga, dagdag ko doon sa sinabi ng kapatira natin is that we should appreciate, as we read the story, the impact of God's world sa ating panahon ngayon. We also have that confidence that Jesus is truly establishing His kingdom. Slowly, nakikita natin na babago ang mundo. Yes, marami pa rin problema ngayon, but marami rin ang changes. Kaya ang tanong ko rin as we close, gaano tayo kaseryoso sa mga salitang ito na ating napag-aralan, napakinggan, na sinabi ni Paul? How should we treat each and every one of us here in our church? Should we have equal status? Or pareho ba sa opisina na may hierarchy? Pag kumain, nauuna muna yung mga boss. Saka na lang yung mga janitor, kung anong matira, yun lang ipapakain. Or should we treat each and every one of us equally, irrespective of who the person is? And I believe the Bible is non-negotiable on that area. Kaya nga si Jesus Christ, tinuturo niya that we are one body but many parts. No? Hindi pwedeng sabihin ng kamay, mas importante ako kaysa sa'yo pa. Hindi pwedeng sabihin ng ilong na mas importante ako kasi kung wala ako, hindi kayo hihinga kisa sa mata. We're equal. Equally part of one body, the body of the Lord Jesus Christ. We are partners in sharing the gospel, in the ministry work, in evangelizing the world. At sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 16 to 17, nasama ko ba yun? Wala, no? Sabi doon, so from now on, we regard no one from a worldly point of view. Yung pananaw natin ngayon, hindi na yung worldly point of view. Though we were once regarded Christ in this way, we do so no longer. At sabi dito, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. If we are in Christ Jesus, we are a new creation. We change yung ating pananaw sa buhay. Hindi na yung pananaw ng mundo, but rather ang pananaw ng Panginoon. Our life is changed. Our priorities is changed. Our desire is changed. Everything in us changed. Mga kapatid, pareho din po ni Paul sa storyang ito. I am not asking you
kung paano ninyo gagawin itong pagmamahal at faithful service to others sa ating simbahan. I leave it all to you. Ano ang tingin mo bilang isang Kristiyano? Ang dapat mong ipamuhay in relation to one another. Let's pray. Panginoon, we thank you for your word this morning. Thank you for continuously, Lord, ministering to us, teaching us, molding us, reminding us, Panginoon. At sa umagang ito, Father, the story of Philemon is an eye-opener for many of us, Lord. Kaya, Panginoon, ang prayer namin in the days to come, help us by your grace to live a life according to your word. To live a life that is obedient. To live a life that honors you. Help us, Father, by your Spirit, every moment of our life, na ma-remind kami, Panginoon, on how we should act sa lahat ng sitwasyon sa aming buhay, even, Lord, pag dumating doon sa panahon na napakahirap desisyonan kung ano yung tama at maling. Nga minsan nakasalala yung aming career, yung aming pamilya, yung aming finances. Aming relasyon. O yung aming pagkatao. Kaya, Father God, ngayon pa lang, nananalangin na kami sa iyo, humingi ng tulong. Help us, Lord, to have the heart of love and faithfulness to you. And Lord, as we prepare para sa aming communion din, as we remember, Lord Jesus, what you have done on the cross for us. Again, pinapaalala mo sa amin, every time we have this communion, Panginoon, kung gaano ka kabuti at kung gaano kami kasama. Kung paano kami nalayo sa iyo, pero and yet, Lord, you are the one who did everything para ma-restore kami sa iyo. You called us. You touch our hearts, change our minds to believe in you and trust in you and to ask forgiveness for all our sins. Kaya nga this morning, Lord, as we approach our communion, Lord, patuloy kaming nananalangin na itong ginawa mo sa amin, that unconditional love, that sacrifice, the grace, Panginoon, ay lagi naming maalala, maisa puso, maisa isip. Kaya ngayon aming relasyon sa aming kapwa, Panginoon, will be based from that point of love, care, compassion, encouragement, wisdom that you have shown us, that you have taught us. Kaya nga, Panginoon, yung araw-araw namin pamumuhay is the practical way of showing to you how we love you, how we care for you, and how we honor you, Lord. Lord, patawarin mo kami sa mga mali naming desisyon, sa mga mali naming nagawa before. Unknowingly, Lord, na hindi namin nakalain na hindi pala ito ayon sa iyong salita. Marami kami mga bagay na nadesisyon na namin because of the worldly opinion. Ito yung ginagawa din naman ng mga tao sa paligid. Patawarin mo rin kami, Panginoon, kung may times na hindi man kami gumawa ng mali. Pero and yet, Lord, we tolerate the wrong things na ginagawa ng ibang tao. Tulungan mo kami, Lord, na sa buhay namin ito, Panginoon, with all the wonderful things, the graces, the love, the favor, the provisions, the success, the health na binibigay mo sa amin, Panginoon.
ay maibalik namin lahat ng papuri, pasasalamat, not only in words, but even in actions. Lord, we come to you this morning. Remember and partake the communion. Ang prayer namin, Lord, maging worthy kami. Naalala ko nga, Lord, yung song na, Lord, I offer my life to you. Actually, Lord, hindi kami yung buhay namin ang ino-offer namin sa iyo. Ikaw yung nag-offer ng buhay mo para sa amin. Ikaw yun, Lord. And we thank you, Jesus. We thank you for that life that you gave us for the forgiveness of our sins. We thank you for the salvation. We thank you for the promise of eternity. We thank you that God, you are our Father. That Jesus, the Son of God, you are a brother to us. That Holy Spirit continuously to be with us and minister to us. Salamat po, Lord. And we thank you also for your word that reminds us what Jesus have done for us on the cross. In Jesus' name we pray. Amen. Request po natin yung ating ushers for the elements na i-serve. Is finished.
meron pa po bang hindi nakatanggap ng elements for our communion? Can I request everyone to please stand? Sa Gospel po ni Luke in chapter 22, during the time of the Last Supper, sabi po doon, when the hour has come, Jesus and His disciples reclined at the table, and He said to them, I eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. And He took bread. Can we raise our hands with the bread? He took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, This is my body given for you. Do this in remembrance of me. Let's all partake of the bread. Same way, after the supper, He took the cup, saying, This is the cup. This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Inumin po na. Father God, we thank you. We thank you that you sent your Son, Jesus. Thank you, Jesus, for dying on the cross willingly for the forgiveness of our sins. Lord, as we remember what you have done on the cross, help us also to continue to remember how great your love is, how faithful your words are. Lord, be the source of our life, of encouragement, strength, assurance, and hope for the rest of our life. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Good morning po. Pwede na po makaupo rin lahat. Good morning po, and thank you, Pastor Bear, for the message. And while we are, while the ushers are collecting our tithes and offerings, few announcements lang po. We are having, we are need po ng volunteer teachers. So if you are interested and with a heart to serve po, we are encourage you to be our teachers. So kindly approach lang po Sister Tess or admin ng GRCF Church. Our church also po is encourage everyone to be part of the body of Christ through ministries. With that, if you are touched by God, ushering ministry is welcome you po. So if you are interested to become an usher, so welcome po to ushering ministry. So meron po ba tayong mga first-timers? First-timers, ay, welcome brother. So pwede po natin palapakan si brother. So welcome to GRCF. So hope to see you soon po sa mga next Sundays natin.
Meron din po pala dito si Sister. And welcome po to GRCF. So I think our tithes and offerings are ready na po. So let us bow our head and let's pray for our brothers and sisters. Heavenly Father, we thank you po for the message today and who delivered your word. Help us, Lord, live according to your teaching. So also, we also pray, Lord, for our brothers and sisters who are first-timers in GRCF. We thank you for bringing them into our church. We pray that you will guide them and protect them in every day and continue to minister to them. We pray that you will continue to seek and find the purpose of their life. We offer to you our tithes and offering. Thank you, God, for their cheerful giver. May you bless their lives, work, and businesses as their source of income. We pray that these funds will be used according to your will. Help us to be more giver. Give us, Lord, the wisdom and teach us to always choose to help others through giving and bless the people who are in need. Thank you, God, and this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po tayong lahat as we close itong gawain ito this morning, and we pray na magkita po tayo again next week. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Be a blessing to others also this week. Ayan, sige po. Batiin po natin ang ating pong mga katabi, and sabihan po namin that the love of the Lord is with you.